Hello, Ego Young Minds. Welcome back po sa ating channel. Ngayon ay pag-uusapan natin on how to find the end term in an arithmetic sequence. Okay? So medyo interesting tong topic na to. Gagawa tayo ng sariling formula on how to find the end term in a sequence. Okay, simulan natin. First, let us define a sequence. A sequence is a set of numbers written in a special order by the application of a definite rule. Okay. In every number, kadalasan makikita natin itong mga sequence na to. Example. Ito, napakadaling. Very simple sequence. 1, 2, 3, 4, 5, and so on and so forth. Okay? So, dito sa sequence na to, makikita lang natin na ang kasunod na number ay lagi lang yan nag-a-add ng 1. Okay? So, para lang tayo nagbibilang talaga. So, ito ay isang halimbawa ng sequence. Okay? Bago natin medyo gawing komplikado, sa simple muna tayo. Okay. So if you want to find the 100th term, okay? 100th term in this sequence, okay? Alam agad natin kasi sunod-sunod lang naman eh. The 100th term of course is the number 100. Okay? Ayun lang 'yon. Okay. Another type of sequence ay ganito. Let's say 5, 10, 15, 20 and so on and so forth. Okay? So dito madali din lang kasi alam natin sa bawat number nag-a-add lang siya ng 5. You have to add 5 to get the next number or the next value. You have to add 5 to get 15 and add 5 to get 20. Okay? So, madaling-madali lang. So, malalaman natin dito kung anong mga kasunod na number niya. Magiging mahirap lang yan kapag katulad dito sa unang example natin, hahanapin natin ang 100 term. Okay? So, yun lang. So, medyo komplikado na. Hala, ang daming numbers. Kung susunod-sunurin mo yan, ay talagang mahihirapan tayo. Okay? At pagkahaba-haba ng ating isusulat. Okay? Kaya dyan ngayon lalabas itong ating topic na to. Dyan siya makakatulong sa pag-ahanap nitong end term. Okay? Simulan natin. Okay. I have here an example of sequence that is 3, 6, 9, and 12. Okay? And so on and so forth. Kaso lang, ang problema, ang dali-dali naman yan, sir. 3, 6, 9, 12 lang. So, alam ng kasunod, 15, and then so on and so forth. Kaso lang, ang hinahanap natin, we are going to find the 100 term. Okay, patay na. Paano na yun? Okay, so yun ang ituturo ko sa inyo. To find the end term in a sequence, kahit 100 term pa yan, 200 term pa yan, 1,000 term pa yan, makukuha natin yan if we know how to write the rule or how to write the formula of a sequence. Okay. So first, makakatulong sa atin kung gagawa tayo ng table na ganito. Okay, yan, nakikita niyo sa baba. Okay, and then, let us write the term sa taas. Okay, term, ibig sabihin, itong 3 na to, this is the first term. Yung 6 na yan, that is the second term. Yung 9 na yan, that is the third term, the fourth term, the fifth term, hanggang 100 term, at kung ilan pa yung term na yan. Okay, so, N represents the number or the term. Okay. And then sa baba, yung value. Okay, yung ano yung value na yan? Sa first term, ang value ay 3. Sa second term, ang value ay 6. Sa third term, ang value ay 9. Fourth term ay 12, and so on and so forth. Ang hinahanap natin, ang value ng 100 term. Okay, ngayon alaman natin. Sa first term, of course, sabi ko nga, the value is 3. Sa second term, the value is 6. Sa third term, the value is 9. Sa fourth term, the value is 12. Okay. Ngayon, hahanapin natin ang 100 term. Patay na. Okay. To find for the 100 term, makakatulong kung kuhanin natin ang formula. Alamin natin kung anong formula na yan para makuha natin yung 100 term. Okay. Ang unang gagawin, tingnan ninyo kung anong nangyari or the difference between the first term and the second term. Okay. That is just 6 minus 3. Okay, that is just 3. Okay, 9 minus 6, that is just, okay, ito ay sa specific a sequence na to ha, the difference is also 3, and the difference is also 3. Or, para makuha mo yung 6, ang previous term, dinagdagan mo lang ng 3, nag-plus 3 ka, okay, para makuha mo yung 9, ang previous term, dinagdagan mo lang ng 3, at para makuha mo yung 12, ang previous term, dinagdagan mo lang ng 3. Okay, ganun lang siya. So, to write the formula, gagamitin natin tong mga numbers na to. Yan. Yung mga numbers na yan. Yung 3 na yan, pare-parehas naman yan.
gagamitin natin ngayon. So, our formula begins with number 3. Okay? Yun lang yun. So, ito, yung difference. Yan ang ginamit natin. So, ang formula natin magsisimula sa number 3. Pagkatapos, sulat natin tong term. Yan. So, ang term, ang nagre-represent sa term ay n. So, our formula now begins with 3n. Okay? So, ito na muna ang formula natin. Initial formula natin, 3n. Pag nakuha mo na yung initial formula na yan, ay i-check agad natin kung tama ba. Okay? To check, that is just 3n, meaning 3 multiplied by n, or the term. So, that is 3 times 1. Check natin dito. Okay? So, 3 sa formula natin times 1. The first term, n. The first term, yan. So, 3 times 1, that is 3. Okay? Uy, tama ang first ang value ng first term. Check natin sa second term. That is 3. Okay? 3, ito sa formula pa rin tayo, 3 times 2, or the second term. Okay? 3 times 2, that is 6. Uy, tama pa rin. Okay? And then, let us check for the third term. 3 times 3, that is 9. Third term is tama pa rin. Okay? Ito yung term, ha? Let us check for the 100 term. Na kasi na-check na natin, uy, tama naman pala lahat ng ginawa ko. Ibig sabihin, itong formula natin na to, na initial formula natin dati, ngayon ay final formula na siya. Now, to get for the 100 term, let us just multiply. That is just 3 times n, or times 100, kasi 100 term ang kinukuha natin. So, 3 times 100, that is just 300. Ibig sabihin pala, ang ating 100 term natin sa sequence na to is just 300. Okay? Yun. So, ganun lang. So, instead of writing, that is just 3, 6, 9, 12, 15, 18, and so forth para makuha yung 100 term, kuhanin yung formula, alamin ang formula, and then you can now solve for the 100 term easily. Okay? Next example tayo. I have here another example. That is 4, 6, 8, 10, and so forth. Hanapin uli natin yung 100 term. Okay, first na gagawin, gawa kayo ng table na ganito. Okay, sa taas ang term, represents by n. Okay, sa baba ang value. So, hanapin natin ang first term. The first term is 4. Ang second term is 6. Okay, ang third term is 8. And then the fourth term is 10. Okay, of course, syempre ang huling hahanapin natin is the 100 term. Okay, hanapin natin ang 100 term. Okay, to answer or to solve for the 100 term, syempre, kuhanin muna natin ang difference nito. The difference of 6 and 4 is 2. The difference of 6 and 8 is 2. The difference between 8 and 10 is 2 again. Syempre, kung ano ang difference niyan, okay, doon magsisimula ang ating formula. So, our formula starts with number 2. Kasunod niyan ay ang n. Okay, so our formula, our initial formula is 2n. Diyan tayo magsisimula. Ngayon, i-check natin kung tama. Check natin kung tama, ha? Sa first term natin, 2 times 1 is 2. Teka lang. Sir, ang value ng first term natin ay 4. Eh, bakit ang sagot mo ay 2? Okay, so mali nga, no? Medyo may diferensya siya. Tingnan natin sa second term. 2 times 2, that is 4. Okay, sir, ang second term natin ay 6. Bakit 4 lang yung sagot mo? Okay, doon natin i-correct ang ating formula ngayon. Nung chinek natin sa ating first term, 2 times 1 is 2. Ang kailangan natin ay 4. Ibig sabihin, kulang tayo ng dalawa. Let us add 2. Okay? Dito naman, 2 times 2 is 4. Ang kailangan natin ay 6. Kulang tayo ng dalawa. Let us add 2. So, ibig sabihin pala, dito sa ating formula may kulang. Kasi for every 2n, magdadagdag tayo lagi ng dalawa. Okay? So, kaya ngayon, ang ating final formula ay 2n plus 2. Okay? Let us check. Tingnan natin. Dito sa ating third term. Okay. Ginawa na natin 2n plus 2, ha? So, that is 2 times 3. Itong 3, nasa third term na kasi tayo. 2 times 3 plus 2. So, 2 times 3 is 6 plus 2, that is 8. Okay? Tama na ba? Okay. Nakuha na natin ngayon. Okay. Another one. Check natin sa fourth term. That is 2 times 4. This is the fourth term. 2 times 4, that is 8. Plus 2 is 10. Okay. Ibig sabihin, ang ating formula na 2n plus 2
ay tama na. Okay? Now, to get for the 100th term or to solve for the 100th term, ito lang yan. 2 times 100th term plus 2 is equals to, yun ay susolve natin. That is 2 times 100 plus 2. 2 times 100 is 200 plus 2. That is just 202. Meaning to say, our 100th term is just 202. Okay? So, ganun lang. So, pag nalaman ng formula, makukuha natin ang ating 100th term. Okay, another example tayo. Last example. I have here another sequence. 3, 9, 15, 21. Okay, first, gawa ng table. Kuhanin ang, sa taas ang term, sa baba ang value. Okay, kuhanin natin ang first term. The first term is 3. Okay, ang second term is 9. Okay, the third term is 15. The fourth term is 21. At syempre, kailangan nating isolve ang 100 term. Okay. To solve for the 100 term ay kailangan nating kuhanin ang formula. Okay? To get for the formula, again, alamin ang difference ng first term to the and second term and third term, and so on. So, the difference between 3 and 9 is just 6. The difference between 9 and 15 is also 6. The difference between 15 and 21 is also 6. Ibig sabihin, ang ating formula ay nagsisimula sa number 6. At syempre, dudugtungan natin siya ng n. Ibig sabihin, yung term. Okay. Ngayon, check agad natin. Okay. 6 times the first term, that is 6. Sir, 6 ang sagot mo. Ang kailangan natin ay 3. Okay? Anong gagawin sa 6 para maging 3? Syempre, babawasan ng 3. Okay. Check natin sa ating second term. 6 times 2 is 12. Sir, 12 ang sagot. Ang kailangan natin ay 9. Anong gagawin sa 9? Sa 12 para maging 9, babawasan ng 3. Ibig sabihin, ang ating formula for every 6n, kailangan magbawas ng 3. Okay? Ngayon, check natin yung ating formula. Okay, 6n minus 3. 6 times sa third term na tayo, 6 times 3, that is 18, minus 3 is 15. Okay? Ibig sabihin, tama na ang ating third term. Okay? Ngayon, check natin sa ating fourth term para talagang sigurado tayo. That is 6n minus 3. So, 6 times the fourth term, okay, 6 times 4, that is 24, minus 3 is 21. Ibig sabihin, sigurado na na ang ating final formula ay 6n minus 3. Now, solve na natin ang ating 100 term. Nakuha na natin ang formula, sigurado na tayo eh. To solve for the 100 term, that is just 6 times n minus 3. So, ang n natin ay 100 kasi 100 term. So, that is just 6 times 100 is 600 minus 3, and that is 600 minus 3, that is 597. Ibig sabihin, ang ating 100 term sa sequence na ito ay 597. Okay? So, yun lang po. If you know how to write the formula, okay, or the rule for the n term, madali lang po. Kahit 1,000 term pa yan ang hahanapin mo. 1,000 term pa yan. If you know how to write the formula, madali po nating masosolve yan. Okay? So, that's it for this lesson. Sana may natutunan kayo. Salamat muli sa inyong lahat, and don't forget to subscribe.